Yung dalawa ko po kasing ate na nabuntis ng maaga. So, humipot. Dalawa mong ate nabuntis ng maaga? Opo. Ikaw yung pangatlo? Pangatlo po. 18. Naku, bata pa. Naku. Kawawa naman yung magulang nyo. Pangalawa po, 18 din. 18 din? Naku, mukha mo na lumandi, ha? Kasi yun yung mainit eh. Kainitan yun eh, di ba? Maraming kabataan na pag hindi ka nakalampas dun sa teenage years mo na yun na lumalandi ka, yung first love, naku, pag kayo hindi nakawala dun, delikado kayo. Akala mo mahal na mahal yun ng isa't isa, siya rin mundo mo, na willing ka magutom para sa kanya? Naku, pag nagkaanak kayo, dun mo malalaman. Totoo yun. Kahit mahal na mahal nyo ang isa't isa, pag wala kayong makain, maghihiwalay din kayo. Pinalaki kayo, tapos nagpapabuntis lang kayo. Kaya mas nakaka-achieve yung mga broken-hearted eh, kasi nagigising sila sa katotohanan. Kung yung magulang mo, is hindi kayo sinasabihan, to sinasabi ko na. Ang ultimate goal ko talaga, by my parent, a home. Kasi lagi kami nagre-rent. So, sobrang hirap mag-rent. Tiga saan talaga kayo? Manila. Wala kayo sariling bahay? Wala. Ever since? Ever since. Bakit? Hindi ko alam. Papa ko, construction, nagtatrabaho. Yung mama ko, sweeper. Ilan kayo magkapatid? Apat po. Apat? Yung dalawa ko po kasing ate na nabuntis ng maaga. So, humiwalay. Dalawa mong ate nabuntis ng maaga? Opo. Ikaw yung pangatlo? Pangatlo po. Ilan taon na siya nabuntis? 18. 18? Naku, bata pa. Naku. Yung pangalawa po, 18 din. 18 din? Naku. Kawawa naman yung magulang nyo. Opo. Diba? Huwag ka muna lumandi, ha? Hindi dahil sa kanya, para sa lahat to. May boyfriend ka ngayon? Opo, may boyfriend. May boyfriend ka ngayon? Opo. Ilan? Isa lang. Ay, isa lang. So, anong pangalan niya? Paano mo nakilala si Sherwin? Sa work lang. Sa work lang. Nagkalandian kayo. Anong nakita mo kay Sherwin at nagustuhan mo siya? Mindset niya po siguro. Ano yung hinahanap mo sa lalaki? Dati kasi sobrang tagal ko pong single. Kasi nga iniiwasan ko po talaga. Sobrang tagal mo single, tapos nung naita mo yung mindset ni Sherwin, nag-go ka na agad. Hindi naman! Itag mo siya dito. Sherwin! Sherwin! Nananawagan ako sa'yo. Huwag mo nang gawin kay Celes yun. Parang awa mo na. Kung mahal mo talaga si Celes, hayaan mo muna matubad niya yung pangarap niya. Pati ikaw din. Ayoko na kayo magkamali. Tulungan niyo yung family niyo, guys. Ano ba kayo magulang district? Strict naman po. Gaano kayo strict? Ba't nabuntisan kung ano, strict? Sinikreto. Eto ha, parenting. May mga anak. Huwag niyo kasing bigyan ng rules yung anak ninyo. Iparealize nyo sa kanya yung pagiging accountable sa sarili niya. Kasi hindi nyo na talaga mababantayan yan. Hindi nyo mababantayan yung tao eh. Kahit sino, anak nyo hindi mababantayan yan. Habang pinapalaki nyo yung bata, yung anak ninyo, turuan nyo siya kung ano yung tama at mali. Iparealize mo sa kanya. Kasi paglabas siya ng bahay nyo, siya na magde-decide sa sarili niya. Iparealize mo sa kanya para bahalan siya sa buhay niya. Para pag nagkamali siya, accountable siya. Wala siyang sisisihin. Yung dalawang ate mo nagsisi. Ah, hindi nagsisi. Oo, hindi naman pa nagsisi. Hindi, okay lang ha. Okay lang, basta masaya sila. Ang akin lang, ayoko kayong magkamali. Kung masaya sila sa desisyon nila, okay, walang question bro. Pero baguhin mo na, kasi gusto ko matulungan mo yung magulang mo. Ito na mo, namumupahan pa kayo. Kawawa yung magulang bro eh. Pinalaki kayo, tapos magpapabuntis lang kayo. Baguhin mo. Kung yung magulang mo, is hindi kayo sinasabihan, to sinasabi ko na. Celes ha, oh, trabaho muna tayo ha. Yes. Hindi, mamaya mabuntis ka na hindi naman po eh. Seryoso ha? Hindi, seryoso ha? Guys, tumulong muna kayo. Karin muna kung kahit gano'n mo kamahal si Sherwin. Kung wala kayong pangkain, maghihiwalay din kayo. Totoo yun. Kahit mahal na mahal nyo ang isa't isa, pag wala kayong makain, maghihiwalay din kayo. Maraming kabataan na pag hindi ka nakalampas dun sa teenage years mo na yun na lumalandi ka, yung first love, nako, kainitan yun eh, di ba? Hindi, totoo yun. Pag kayo hindi nakawala dun, delikado kayo. Kaya mas nakaka-achieve yung mga broken-hearted eh, kasi nagigising sila sa katotohanan. Pero pag hindi kayo naranas ng paghihiwalay, akala mo mahal na mahal yun ng isa't isa, siya rin mundo mo, na willing ka magutom para sa kanya? Nako, pag nagkaanak kayo, dun mo malalaman. Marami nabubuntisan sa ganyan. Kasi hindi nila alam yung buhay eh. So sayang yung pwede nyo pong ma-achieve. Huwag mo nalalandi ah. Oh. Yes po. Debiro lang, debiro. Motivation lang. Ha? Okay. Kailangan financially stable kayo bago kayo gumanyan. Kasi kawawa yung taong maapektuhan nyo eh. Yung airpads nyo, problema nyo na nga yung pambayad ng bills. Tapos malalaman ko lang na ba nagpabuntis ka. Tumulong muna tayo bago nyo sundin yung puso nyo. Basta ang gusto ko lang, dinagdagan yung responsibility nyo, siguro din yung kaya ko. Okay lang ha, walang masama dyan. Walang masama sa pag-ibig, basta kaya nyo panindigan. Walang masama sa pag-ibig, basta kaya nyo panindigan.